Hi guys, my name is Chari Clarin and today may kakaiba tayong tema. Natanong nyo, bakit ako sumulat ng ganitong tula? Ang original na title niya ay Putok sa Buhok kasi yun talaga yung galit. Noong unang panahon, yun ang galit sa mga batang anak sa labas. Pero wala nang mga batang anak sa labas. So ngayon ang mga bata ay lahat pantay-pantay na sa mata ng batas. But of course, sa mata ng Diyos, lahat tayo pantay-pantay. And so guys, bago tayo magsimula dun sa video ko, please know na gumagawa po ako ngayon ng mga tula at trap na pambata. Yung una, yung hindi ako manika, it's all about karapatang pambata. At yung pangalawa, tungkol sa subject na bullying, sa tulang bully. Okay, so guys, bigyan ko lang kayo na excerpt para naman, okay, kahit hindi kayo interested, baka may kakilala kayong bata. So, ma-refer nyo yung aking tula dahil maganda siya for oratorical competition, sabay ang pagbigkas, yun nga, tula na, guys, hopefully matatapos din tong pandemic na to and things will go back to normal or will have a new normal and, you know, art is forever. So, guys, bigyan ko lang kayo ng tidbit, okay? Sa galit mo'y pasaklolo doon sa itaas, pangaaway mo sa kapwa ay tuluyang mautas, ang mundo ay bilog. At kung babait, maayos na ang buhay, naglaho ang pait. Busilak ba ang puso? Makipagkaibigan. Tayo'y mga sandal sa isang gera-gerahan. Ingatan mo ang kapwa. Huwag nando magdaglag. Gut ka sa Diyos lahat nahahayag. Intindihin ang galit at huwag ipalaganap. Makipagkaibigan. Kasangga ang iyong hanap. Buli bang galit? Hali mo sasama? Mangaawi pa ng kapwa mo bata? Okay? So guys, sana po mapuntahan niyo yung dalawang tula. Okay, hindi ako manika and bully. Itong tulang ito ay ginawa ko para sa mga bata. Mga batang may tanong tungkol sa kanilang pinanggalingan at tungkol sa kanilang pagkatao. Ngayon, kung mayroon po kayong mga tanong tungkol sa mga tema ng illegitimate children, anak sa labas, or yung ginagalit nilang putok sa buho, ang masasabi ko na lang po sa inyo ngayon guys, sana po malaman nyo ang tungkol sa mga karapatang pambata at maging aware tayo na ang lahat ng bata ngayon ay may pantay-pantay ng karapatan at wala na tayong masasabing anak sa labas. Marami pong magiging katanungan ng isang bata pagkatapos niyang mabasa ang tulang ito. So sana po ay mayroon pong mapagtatanungan or mayroong gagabay sa inyo tungkol sa mga ganitong tula. Ang Anak sa Labas by Charina Clarin. Sa murang gulang ko ng bolay mahawakan, malutong nahalakhakan, alingaw-ngaw sa halamanan. Musika ng pag-ibig sa simula nitong buhay, lolo't nanay ko'y palaging nadyan na pagapay. Sa gulang kong pito ng aking matutunan, magpalipad na saranggolang tila ibon sa kalawakan, tipat ang nagturo ay ang pinsang si Nathan. Nasaan ang aking tatay? Hindi masumpungan. Sa gulang kong siyam, hayon at natuto nang mamisiklet at lumarga na mayagpag sa kalsada. Sinong nagtiyaga sa akyat bangon at semplang? Hindi ba't si Kuya Elmer na kapitbahay ko lamang? Pawisan ang ulo ko't pagod ang katawan. Nanalo sa liga, basketball ng bayan. Ngunit si Tito Toti ang siyang nasumpungan. Kanino pa iaalay? Tropeyo ng karangalan. Ilang ulit bang tinutukso? Binubos ka, pinupula? Umuuwi sa bahay ng matay lumuluha. Putok ka sa buho, isa kang bastardong bata. Nasaan ang tatay mo? Buhay niyo'y kaawa-awa. Wala ka ng amay, putik pa ang iyong ina. Markang hindi mapapalis, hindi dapat pamarisan pa. Nag-umapaw sa galit ang bata kong puso. Pag-ibig kay inay, gustong-gustong isuko. Nagkasala man ako'y huwag nang mangamba. Hindi ba't hinayaang maipanganak kita? Tandaan mo anak, walang perpektong tao. Ang kasalanan ko'y akin, totoong hindi sa'yo. Naging masalimuot pag-ibig namin ng iyong ama. Ganon pa man bunso, hindi ka pinag-isa. Hindi ba't ako rin ang nagbigay sa'yo ng buhay? Magandang kinabukasay, sinisikap na maialay. Apihin man nila'y anong magagawa?
pagpapatawad na lamang igawad sa iyong kapwa bago nila pahirin ang uling sading muka. Sarili nilang uling ang linisin ng mawala. Kalugdan mo, Apo, na siya ang iyong ina. Luhaan si Lolong nakaratay sa kama. Mag-isa man sa buhay, anong tibay niya? Napag-aral ka't nabihisan na palaking may konsensya. Nandyan ang pinsan mong nagturong magsaranggola, nang naising mamisikleta'y kapitbahay ang nakasama. Nang manalo sa koponan, tito mo ang kaagapay, masasabi mo pa bang nag-iisa ka sa iyong buhay? Hinahanap mo mat nasaan ang tunay mong ama? Wala man dito, Apo, balitang ng ibang bayan na. Pahirin na ang luhat, walang dapat ipangamba. Kaagapay mo ang Diyos, magdasal at maririnig ka. Umagos ang luha sa paslit kong mga mata. Pasasalamat ko sa langit, muling nag-alab na. Simula po ngayon, pangakong kakayanin anuman ang ipukol ng buhay sa amin. Salamat aking ina na siyang nagbigay buhay, liwanag ng isip ngayon aking taglay. Simula po ngayon, mabubuhay na tahimik, pag-ibig ko sa kapwa dadasalin din sa langit. Pagkabusabos ng isipan, tuluyang tatalikuran, pag-ibig mo inay ang gagawing sandigan. Malakas na pananampalataya ang siyang ipapamuhay, pagmamahalang isusukli, Diyos sa langit ang gabay. Sa wakas na intindihan na wala man ang aking tatay, may uliran akong ina't nagpapalat gumagabay. Taas no ako't hindi na malulumbay, ikararangal ang pamilyang sa aki'y nagbigay buhay. Ang Anak sa Labas by Charina Clarin. Inuulit ko po sa inyo na ngayon wala na pong illegitimate children sa mata ng batas. Pantay-pantay na po ang lahat ng bata. Sana po ulitin nyo kasi maganda po yung message niya. So wag po tayong mawala ng pag-asa. God is always watching. So we'll just have to do our best in this life. And time will tell how things are going to be. Ayan. So guys, nag-e-edit na ako. Pero kasi iniba ko yung title, Ang Anak ay Anak, mula sa Putok sa Buho. But it doesn't feel right, tsaka hindi siya catchy. Kasi gusto ko dito, mas madaming bata ang makapakinig dito o makabasa nito, mas mabuti kasi mas madaming matutulungan. So ngayon guys, pasin tabi sa inyo, pero ang gusto ko nang maging title niya ngayon at ang final title niya ay Anak sa Labas. Ayun, so sana po nagustuhan nyo. And guys, again, this is Ate Chari, and thank you so much po for watching.